We now have with us Senator Ronald De La Rosa. He's the chairperson of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Good morning, sir. Thanks a lot for joining us. Good morning, Stanley, at good morning sa ating lahat. Thank you po. All right. Now, the Philippine Drug Enforcement Agency chief is taking back his claim of illegal drugs recycling, saying it is not true, that there is no such thing as recycling illegal drugs seized as an incentive to informants. Now, what do you make of this story? Well, siya ang nag story came out from him, and ngayon binabawi niya. Then it gusto siya that that system is not really existing as an institutional practice ng PDEA, but it is being, maybe if it is true, it is being practiced by siguro very few ng mga rogue PDEA operatives. All right, Senator De La Rosa, something like this, taking it from PDEA Chief Moro Virgilio Lasso, who's saying, who first said this was possible, and then of course he took it back. Will this warrant an investigation? Yeah, we have already started our investigation. In fact, maybe that taking back of his statement is already a manifestation that he realized from our investigation that it is not really being practiced. Because we have already started one session, hearing. So, narinig niya from the mouth of his predecessors, three of his predecessors, former Director General of PDEA, the system in place, and all the practices that is being observed in the anti-drug operations of the PDEA. Maybe that's why he recalled his statement. All right. Will some form of administrative sanctions be available, perhaps, for Chief Lasso regarding this incident? Well, I don't think it will warrant administrative sanction against him, because he was just being truthful, no? Sinabi lang talaga niya that somebody approached him and nag-offer sa kanya ng project na gano'n. Then senior lang niya sa taong bayan, at hindi man talaga siya nagsabi na it is being practiced. Yung informant niya ang nagsabi, bali pinasa lang niya yung information. But hindi niya sinabi na personal, first-hand information niya na talagang may nangyayaring ganun na practice. Sabi lang niya, according to his informant, that practice is being kalakaran na, right, in the PDEA. Hindi naman talaga siya nagsabi, pinasa lang niya. So we don't have to shoot the messenger, okay, in this case, Stanley. Okay, now as you mentioned, it's kalakaran, possibly now in the lower ranks. To your knowledge, how did the PDEA chief press the informants who claimed they were seeking a 30% cut in kind, no, as a reward for providing information? And perhaps, how does the agency usually deal with these sort of indecent proposals? Well, call mo na yan, no? The decision-making mo na yan. Kung talagang if you want to, gusto mong diinan yung informant na yan, then pwede mo nga siyang, you have to force him to cooperate with the government, and gawin mo siyang whistleblower. In that case, para lalabas talaga katotohanan. Otherwise, binubula ka lang nitong informant na ito, at kung hindi man ito nabubula, ay matagal na pala itong namimihasa sa ganitong practice, and he has to answer for what he has done, no? Particularly pag ganitong practice, this is really illegal. But you know, in intelligence operations, particularly in anti-drug operations,
mahirap, mahirap yung ganun gagawin mo. Otherwise, you can no longer recruit informants pag ganun ang gagawin mo. Alam mo na, yung ganyang operation, it requires yung trust between the action agent and the handler. Yes. Okay, Senator De La Rosa, in your years of experience in law enforcement, is this really a possibility? Is this happening? I mean, that tipsters can make demands like this one? And perhaps, is there any effort now on the part of your investigation to really get to the bottom of this, reach out to those tipsters, if anything, to discover possibilities that this is going on, at least in the lower ranks? Well, that is why I encouraged Director General Moro Lasso. I told him during the hearing, prudence dictates that you have to do this, sir. Sabi ko, it is incumbent on your part, being the Director General of PDEA. Once that information reaches you have to act on that. Sabi ko, huwag mo dapat pabayaan yan. Paloapin mo, balikan mo yung informant na yan at paloapin mo talaga para malaman natin ang katotohanan, dahil nga it will cast doubt on you pag walang mangyari. May dumating na information sa'yo na ganun, it is clearly illegal, then dapat gawin mo. And not all operations naman ng PDEA ay right through that means, no? Sabi nga, in-explain nga ni former PDEA Chief General Wilkes Villanueva that hindi siya tumatanggap na gano'ng mga informant dahil alam niya mga dubious character yan. Uh-huh. Ang karamihan dyan ay double agent. Kumikita uh-huh na being membro ng sindikato, pinapatira niya yung sindikato na yon. At the same time, kumikita siya sa gobyerno na nakahuli ng sindikato. So kung itong mga tao na ito na matagal lang gumagawa ng gano'n, namimihasa, then napakalaki ang role nila sa drug problem ng ating bansa. So sabi ni Wilkins Villanueva, dapat yung ang ginagawa daw nila sa operations ay intelligence-based talaga, na ang nag-propagate, nag-develop ng information ay yung PDEA agent mismo talaga, hindi yung nagre-rely lang sila sa informant. Dahil minsan, kapag nagre-rely ka sa informant, yun nga. Uh-huh. Yung informant na yan, masyadong reliant ka doon, sila na ngayon, imbis na babaligtad na yung role, imbis ang agent handler, uh-huh, yung PDEA agent, ha, yung handler, ang magkukontrol ng action agent, ang uh-huh nangyari ngayon, itong action agent na informant, ang nagkukontrol sa handler. Kasi sila na nagdidiman ng 30% eh. So, sunod na lang yung handler dahil gusto niya maka-accomplish, baka talagang pagbigyan niya yung gusto ng itong rogue na informant na ito. So, dapat ganun ang mangyari. Intelligence driven by the agent, hindi by the agent, not doon sa informant na pwede magiging double agent. Okay, Senator De La Rosa, not to cast doubts on the integrity, of course, of PDEA, but how do you make sure that this kind of negotiations do not happen in the lower ranks? I mean, are there any processes within the organization that serves as a vetting mechanism or a checking mechanism to make sure that incidents like these do not happen? Well, napakahirap no, gawa ng palisya, no? As I've said, we really rely on the yung pagbe-bet pa mismo. Hindi lang sa informant. The betting process on the PDEA agent or the anti-drug operative ng PNP, yun talaga dapat ay bibe-bet. Not so much on the agent, dahil sila maghahawak sa informant eh. Mm-hmm. Yung mismo, yung police mismo or yung PDEA agent dapat ang ibibet natin ng husto through yung internal cleansing process natin, itutuloy natin at yung system naman na in place dapat. Napakaganda yung strict implementation ng body-worn camera. Mm-hmm. Dahil nga, sabi nila kahit na meron silang kasamang witness during raids na kinakandak lang, may witness silang from the media, from the local populace or from the barangay,
hindi naman ito sabay-sabay pumapasok doon sa area. Dahil nga, nasa likuran itong witness dahil i-secure mo na ang area. So, kung meron silang nakasuot na body-worn camera, and this is a full-proof, no? Hindi ito siya matatamper, yung recording nito, ay nakikita lahat ng movement ng mga agents doon sa loob. Kapag ito'y nagnakaw na ng druga at sinisavings, nakikita yan lahat doon sa pag-review ng body-worn camera. All right. Lastly, Senator De La Rosa, before we let you go, just one question. It's been a year since President Duterte is out of office. How do you assess the drug campaign under the Marcos administration? I mean, do you see improvements or even deterioration? Well, I don't want to comment on that. Mahirap mag-compare kasi iba-iba yung strategy na ginagawa nila, no? Iba yung strategy ng panahon na Duterte, iba rin yung strategy sa panahon ni President Marcos. Then it will be self-serving on my part, being a part of the Duterte administration, kung i-compare ko. Bahala na kayo mag-assist niyan. Bahala na ang taong bayan na mag-assist. Basta para sa akin, itong bansa na ito, hindi ito titino kapag hindi kamay na bakal ang gagamitin mo dito. So, yun lang ang masasabi ko. Kailangan talagang kamay na bakal ang papairal natin dito para magtitino itong mga siraulo sa bansa na ito. All right. On that note, we thank you so much for joining us, Senator Bato de la Rosa. Mayong buntag. Mayong buntag, Stanley, at sa ating mga tagapakinig.